Hi everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Hello! Kumusta na po kayong lahat? Ayan! Hello words and hello Philippines! Welcome to my channel, Let's Cook Vlog! Ayan! So, yun guys, ang video ko for today. Mayroon lang akong lilinawin kasi maraming nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ako, sino ba talaga ang bet ko sa pagkapangulo. Pero guys, as you can see naman, bago naman ako mag-umpisa sa aking kalyosorbi, before and after, sinabi ko naman po yun na solid Marcos ako. At the same time, solid DDS din po ako. But syempre guys, dahil si Marcos ang tatakbo ng pagkapangulo, siya po ang aking susuportahan sa ngayon. O diba? Malinaw ba? Siyempre naka-focus ako ngayon kay BBM kasi dalawa ang sinusuportahan ko po, Marcos at DDS. Ayun, malinaw ba mga kababayan ang mga nagtatanong dyan? Solid BBM ako at solid DDS ako. Dahil nauna ang Marcos since maliit pa po ako. Dahil po ang buong pamilya ko ay puro Marcos po sila. Kinikwento nila yung mga magagandang nagagawa ni Marcos at saka pa sa panahon ng martial law. Tahimik at walang hassle. Ayan ang sabi. At ang maganda at maganda ang pamamalakad, murang mga bilihin. Yes, tanda ko na yun. Tandang-tanda ko po yun. Nung ako'y elementary, naabutan ko lang yung piso yung cook. So, bata po, wala akong kamuwang-muwang noon guys. Basta ang naabutan ko lang nung grade 6 ako, piso ang cook. Tsaka, may libreng merenda sa school, pag recess time. Ayan, yung Nutriban, ano ba yun? Yung alam nyo guys, yung pulburo na ginagawang lugaw. Ayan, naranasan ko. Masarap kaya yun. Parang namimiss ko yun eh. No, kaya kung bibili ako no yung pulburo tapos gagawin kong lugaw ngayon edit social, parang bumalik na ako sa pagka-elementary. Parang ang tanda ko yata nabutan ko si Marcos, pero yun 1980s pa yun guys, nabutan ko naman no, di ba? So anyway, ayun, katulad nga ng sinabi ko, solid Marcos po ako at the same time solid DDS din po ako. Bakit kamo? Katulad nga ng sinabi ko eh, ayan paulit-ulit. Kaya solid Marcos ako sa ngayon kasi si Marcos, si BBM ang running president. Ayan, ang aspirant president natin. Naka-focus po ako sa kanya. Kaya sinusuportahan ko po talaga siya ng buong puso. Kaya yung kalisorbi ko guys, ayan, kung nakikita nyo, hindi ko pinopromote po yung channel ko. Basta naka-focus lang po ako sa pagtatanong. Dahil sa simpleng paraan lang, makatulong lang po ako kahit papano. Siyempre, dahil na kumbaga sa akin kasi guys, naawa ako talaga kasi sa kanya eh. Noong 2016, alam nyo ba 'yun? Sinubaybayan ko po 'yun, yung counting na 'yun. Biro mo kinabukasan, final ano na, kumbaga idideklara na talaga kung sino ang mananalo nung that time. Naku. Biro mo nabalitaan na may burnout talaga. Natulog lang ako kinabukasan, iba ang nanalo. Edi naloka ako. Pero mo ha, sinubaybayan ko talaga yan. Sinubaybayan ko. Sino ang lagi ang lamang? Siyempre, Marcos ang lamang. Biro mo ang, kumbaga eh, ang layong-layo niya. Doon sa kalaban. Pero, sorry po, nagugulat ka kinabukasan. Iba nanalo, di naloka ka. Ano doon, may magic? O, di matik-matik na. But anyway, ayun, siyempre guys, kung Duterte ang aspirant president natin ngayon, siyempre doon tayo. Focus tayo doon. Suportahin natin. But siyempre si Marcos ang tumakbo bilang susunod na pangulo ng Pilipinas sa next taon. Ayan. Next taon pa talaga. Siyempre doon tayo guys, nakafocus. Suportahan naman natin siya. Kawawa kasi siya eh. Laging dinadaya ng kalaban. Pero alam nyo kung bakit ano ba ang talagang sobrang alam niyo ba kung bakit talagang solid yung support ako? Nawa kasi talaga ako talaga sa sobrang pandaya sa kanya, especially yung mga binabato sa kanya, ng mga masasakit na salita, yung binibintang sa kanya, hindi naman totoo. Ako, kahit anong klaseng ibato nyo sa kanya, hindi po ako naniwala.
Kahit anong klaseng isuhol nyo sa akin, hindi magbabago po yun ang suporta ko kay Marcos since pa till now. Oh, solid, solid Marcos ako guys. Tatak nyo sa utak nyo yan. Siyempre, hindi nawala yung ating napaka matapang na berdugong pangulo na si Pangulong Duterte, of course. Love natin po yan eh. Hindi lang yun guys, sobrang excited talaga ako sa araw na ito. Kasi ba diba, karamihan talaga sa atin ng mga solid Marcos at solid DDS. Inaabangan natin talaga si Sara Duterte guys. Agay, agay, agay. Excited na ko ba? Ala, nakita ko kanina sobrang parang nagpapalakpak ako ba sa sarili ko. Ibig sabihin, nag-withdraw siya sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City. Siyempre, bago siya, nauna yung kapatid niya, si ano, si Baste, nag-withdraw din siya ng ano, sa pagkabisi na, pagkabisi mayor, ayan. So, kaya sobrang excited. Alam niyo, all over, ano, social media, yun lang ang topic. Ah, naloka ako, sobrang ano, sobrang ato ako. Pero ang wish ko lang talaga, sobrang wish ko talaga na mag-file siya ng COCC. Mag-file siya ng COC sa pagka-vice presidente ni Bongbong Marcos. Alam nyo guys, pag ito matuloy, pag ito totoong-totoo na siya ang vice ni BBM, ito lang masasabi ko, finish na ang laban. Dapat ang mga kalaban umatras na kasi useless lang sila. Wala na eh, tapos na ang laban. Kung nakikita nyo naman guys, yung karaban ni Marcos noong 7, sobrang natindig ang balahibo ko talaga. Hindi lang yun, na thirst of joys ako talaga. Oy, Bisaya pa Moroy. Kumbaga na thirst, na kumbaga na naluha ako sa sobrang tuwa. Alam nyo kung bakit? Isa lang ang ano eh, naisip ko kung bakit naluha ako. Sa kabila ng mga bati ko sa kanya kasi, di ba? Sa kabila ng bati ko sa kanya, tingnan mo, bumuhos yung suporta ng taong bayan sa kanya. Grabe, hindi ka ba malula sa ano sa karaban na 'yun? Actually mayroon dito sa Tarlac eh. Hindi ako nakarating kasi sa sobrang pagod nga sa kalyasurbe ko nung that time. But anyway, sa susunod na mga karaban niya, for sure nandito ako at sasama ako talaga. So 'yun, sa araw na ito ay nako big announcement talaga na lahat ng mga vloggers, lahat ng mga journalists sa social media guys, talagang nataranta sila. Kumbaga, so hindi lang nataranta, excited talaga sila. Dahil siguro ito na yung hinihintay ng lahat na si Sara Duterte ay tatakbo bilang vice presidente ng Pilipinas para kay Bongbong Marcos. O, di ba? Pag ito, naloka ako. Lulundag talaga ako talaga. Ibig sabihin, pag ito totoo, hihintayin natin guys, bago dumating ang November 15, yan, dyan natin malalaman ang malaking pasabog sa Pilipinas, sa kanyang pagtakbo sa higher position ni siyempre ni Sara Duterte Carp, you guys. Inaabangan namin talaga yan. Alam nyo, mula kanina, pinanood ko talaga yung mga news na, ayun, biglang may nag-scroll down ako, nakita ko. Ayun, si Sara nag-withdraw ng kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City. Nako po, sabi ko, ito na. Pero guys, I really wish talaga. Sobrang wish ko talaga sa sarili ko na matuloy yung tandem na ito. Kasi ang tandem na ito, unbeatable talaga. Kaya masasabi ko lang siguro sa mga kalaban, manginginig na po kayo at maghanda na. Kasi useless na yung pagtakbo nyo. Kumbaga, baka hindi mahulugan ng krayom ang tao. Pag ito nagkaraban yung dalawa, naku po. Sobrang excited ako at natuwa naman ako guys. So ang wish ko lang talaga na matuloy na sila talaga magtandem. Kaya expected natin yan. At naalala ko naman yung sinabi ni Tatay Digong nung unang araw niya pa sa pagkapangulo. Sabi niya, kung mayroon man susunod na pangulo, maghanap kayo ng isang Marcos. O, yun, di ba? Siyempre si BBM nandyan. O, ay,
ibig sabihin, talagang gusto niya si BBM. Oo naman talaga, magkaibigan naman talaga yan si Tatay Diggs at saka si BBM. Very close naman sila. At nakikita nyo naman guys, yung pagpunta ni BBM sa Cebu at saka si Inday. O, di ba nag-usap silang dalawa? Sobrang friend nilang dalawa. Nakita naman natin at narinig natin naman si Inday Sara na nagsabi hindi na siya tatakbo sa bilang pagkapangulo ng Pilipinas. May isang salita siya. So ibig sabihin, pero hindi niya sinabi na hindi siya tatakbo bilang busy. Ang sinabi niya lang doon, nilinaw niya talaga na hindi siya tatakbo bilang pangulo. O, di ba? Pero hindi niya sinabi, hindi siya tatakbo bilang busy. Wala siyang sinabing ganon. So, siguro mayroong doon. Mayroong ibig sabihin, bakit ganon. So, yun ang inaabangan natin talaga. Friendly silang dalawa. At bagay na bagay naman talaga silang, bagay na bagay silang mag-tandem para sa akin talaga, ha. At yun naman ang hinihintay ng lahat. Para sa akin, yun, pakiusap ko lang sa mga DDS at saka loyalist, huwag tayong mag-away-away, huwag tayong magtalo-talo. Instead, tayo. Ang ibig sabihin, bagkus, magkaisa tayo at suportahan natin yung dalawa. Diba? At least, pag tayo magkakaisa, ay tuloy-tuloy sa pagbabago. At ibig sabihin, hindi nila kakayanin yun na patakbuhin ang Pilipinas na sila lang. Kundi siyempre, tayong mga taong bayan, suportahan natin sila. O, yun lang naman ang maitutulong natin, suportahan natin sila sa mga adhikain nilang dalawa para patuloy-tuloy yung yung pagbabago ng ating bansa. Siyempre guys, alalahan ninyo naman yung major project ni Tatay Diggs, yung mga build niya, yung iba hindi pa tapos, lalo na yung subway. Naku po, wag nating hayaan na umupo ang mga pinklawan guys. Naku, baka mamaya matulad noon ni yung dating project, yung mga dating unfinished project ni yung dating Pangulong Marcos, hindi tinuloy ni Kurang. O, di ba? Hindi tinuloy ni Kurang. Anong ginawa niya? Hininto niya. Anong ginawa ni Kurang? O, di ba? Hindi niya tinuloy ang mga unfinished projects ni dating Pangulong Marcos. O, anong nangyari sa Pilipinas more than 30 years? Di bulok. Narinig nyo guys yung sinabi ni dating Pangulo, within 20 years bagsak ang Pilipinas. Yan, nagkatotoo nga. Tingnan nyo Manila, di ba? Oh, nung hindi pa si Pangulong Duterte ang umupo, ano nangyari? Puro ebak, nangangamoy, lalaking langa o pag dumaan ka doon. Oh, ngayon gumanda ang Manila Bay. Wag sabihin yung nakaupo doon ng nagpagawa. Oh, excuse me, no. Correction. Ayan, utos ni Pangulong Duterte para linisin ang Manila Bay. Hindi yung alkalde. Baka mamaya, angkinin naman ni angkinin nung isa na siya ang nagpalinis. No. Hindi ikaw, kundi ang Pangulo. O, di ba ngayon, ano nangyari? Di gumanda, parang small Boracay ang Manila Bay. O, di ba? Ang daming tao, pumapasyal. Ang ganda tingnan, di ba? O, tourist spot na yun. Kaya, yun lang masasabi ko. Magkakaisa tayo, huwag tayong mag-away-away. Tsaka suportahan natin itong dalawa. Hindi na ako magko-comment, guys, kasi may magtanong sa akin na what if si Sara tatakbo ng Pangulo? Maglaban silang dalawa. Hindi na po ako magko-comment doon. Ayokong sagutin yun. Kasi kung sasagutin ko yun guys, siyempre maraming DDS ang masasaktan. Pero yun naman, in my own opinion ko naman yun. Kung ano man ang sagot ko doon. Pero wag muna, saka na lang. Hintayin ko muna guys yung November 15 kung ano ang resulta sa mga pasabog ng mga kandidato. So yun guys, na sana yun, wag lang tayo mag-away-away, magkaisa lang tayo at magtulungan, suportahan natin yung ating dapat suportahan. Katulad ni Sara, tatakbo ng pagka-BP for sure. I hope, I wish. Titingnan natin sa mga darating na araw guys kung ano man ang magiging plano niya. So, syempre alam ko naman si Pangulong Duterte at si BBM, hindi naman magkaawayan. Magkakampiyan guys, for sure naman talaga.
at suportado ni Tatay Digong si BBM, dahil nakikita niya kay BBM guys ang isang magaling na leader ng bansa. Sinabi niya na po yan, kung mayroong mang susunod na pangulo, maghanap kayo ng iba, ng bagong Marcos. O di ba, sinabi niya po yan, kung nakikita niyo, kung narinig niyo yung mga sinabi niya noong 2016 or 2017, hindi, if I'm not mistaken. Basta narinig ko na sa kanya yan, kung sinabi niya, kung mayroon papalit man sa kanya na susunod na pangulo, eh maghanap kayo ng isang Marcos. O, di ba? Ibig sabihin, si BBM po yun. Suportado niya yan, for sure. Alam ko, at nakikita ni Tatay Diggs kung ano ang quality ng isang magiging leader ng bansa sa katauhan ni BBM po yun. Nakikita naman po natin guys, huwag niyo sabihin na walang ginawa si BBM. Ano bang nangyari? Ano ba ang Ilocosor? Kung saan siya nakatira, di ba? Yung mga windmill na yan, lalaki. Marcos po yan. Lahat yan, ginawa niya. Kung sasabihin na wala siyang ginawa, how much more? Kung hawak niya buong Pilipinas, di baka puno tayo ng windmill. Di ba, social? Marami pang madagdag ng mga malalaking proyekto. Di ba? Kaya, kayo mag-atubili. Huwag na tayo mag-away-away. Tayong mga Pilipino, mga kapwa kong Pilipino, ala, magkaisa na lang tayong lahat, mga best. Magkaisa na lang tayong lahat, mga best, para ikagaganda ng ating bansa. Siyempre, hindi lang yun, guys. Yung kinabukasan ng mga anak natin, susunod na generation. Pag tayo magkaisa, siyempre, nandoon naman po yung alam naman natin ang ugaling Pilipino, yung maunawain, mapagmahal sa kapwa, matulungin, hindi po nawawala sa atin. Sadya lang mayroong iba dyan na makasarili. Gusto nila yung sila lang ang tama, hindi, wala silang mali. Alam nyo naman kung sinong mayroon nun ang mga kulay nila. Diba? So, wag naman. Maawa naman tayo sa mga kababayan natin na naghihirap. Ako naman, kahit mahirap na tao lang ako guys, pero hindi ko naman hinahangad na mansyon ng bahay. Makakain lang 3 beses sa isang araw. Ayun, makapagtapos yung mga anak ko sa kanilang pag-aaral, okay na sa akin doon. Yun. Basta yun lang guys, ayun, magkaisa lang tayo. Magkaisa tayong lahat, walang away-away na. Oras na para sa pagbabago. Maawa naman tayo sa mga kapwa Pilipino natin na naghihirap, lalo sa mga squatter na yan, nakuko. No, di ba? Kailangan mabigyan sila ng mga magandang bahay din kahit papano. So, yun guys, ang aking maihatid lang sa inyo. Bago ako magtapos, ako hindi ako journalist, hindi ako abogado, hindi ako columnist. Wala akong alam guys, pero hindi naman ako siguro bobo na wala akong nalalaman sa mga nangyayari sa ating bansa. Siyempre, araw-araw nanonood ako naman nyo sa social media. Siyempre, nalalaman natin kung ano ang mga nangyayari. Kailangan din natin, siyempre, taong bayan din natin, kailangan din natin na magsalita. Hindi yung tahimik ka na lang para wala kang pakialam. Kailangan makialam ka. Di ba? Tumulong ka, sumuporta ka. Para naman kahit papaano gumanda yung ating bansa. Ganun lang yun Wala akong alam sa politics, guys. Dahil sa nasa Calye Sorbe ako, dahil nagkataon pang mga aspirant president yung aking content. Kaya medyo related ako doon sa mga nangyayari dito sa mga politician. Pero ganun pa man, hindi naman siguro ako kung manhit o walang alam na hindi ko nakikita yung mga nangyayari. Siyempre, nasasaktan ka minsan pag mayroong inaaping isang tao, lalo na si BBM, di ba? Sobrang pang-aapi sa kanya. Kaya nakakaawa din. Kaya ako naman, tumutulong
ako sa kanya para sa kanyang kandidatura bilang susunod na pulo ng bansa sa simpleng paraan lang, which is yung kanya survey. Yun naman guys is iwas daya at pagbabantay lang sa kung gaano siya kalakas talaga sa mga sa madlang people. Ayan, siyempre inaalagaan natin dito yung buto ng ating yung buto natin para hindi masasayang. Dahil kung in case naman dinaya siya, makikita natin sa Kalye Sorbet na bakit dinaya siya. Samantalang sa Kalye Sorbet, ang lakas-lakas niya, laging nagtatap, ano nangyayari? Baka mamaya may matik-matik na naman. Kaya kailangan natin na ano din, lumabas sa ating lungga upang isigaw na oras na para sa pagbabago. Piliin natin ang tamang kandidato para sa kapwa Pilipino. Ayun, siyempre, si BBM na yun. Kaya yun guys, nilinaw ko na, solid BBM ako, at solid DDS din po ako. O, diba, Chochan? Kaya kung si Sara man ang magiging Pangulo sa 2028, de, siyempre focus tayo doon. Kalisorbe na naman tayo para sa kanya. Mali mo, matindi yung kalaban niya. Ikakalisorbe natin uli yan sa 2028. Diba, halimbawa, if ever talaga si Marcos ang magiging presidente natin, siyempre after 6 years, kung si Sara ang BP, siya ang tatakbo ng BP. O, diba? Suportahan natin si Sara. O, tapos na yung term ni Marcos, di, si Sara naman. Ganun lang yun eh. O, diba? So, ngayon, ang suportahan natin si BBM dahil siya ang tumatakbong pangulo. O, ika nga, susunod na pangulo ng bansa. So, yun guys, ayun, magsa-shoutout ako. Maraming salamat uli. So, yun lang guys, may hatid ko sa inyo. Hindi ako journalist, hindi ako newscaster. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo guys kung ano yung mga nangyayari sa araw na ito. Sobrang excited. Ayan, dahil nga sa magiging plano ni Sara Duterte sa darating ng mga araw. Abangan natin yan sa November 15. At syempre, kung if ever siya magiging busy, isasama ko siya sa aking Kalye Sorbet. O yan, presidente tapos VP. Oh, tapos yung kalaban, mayroon din, may BP rin. Ayun, para malaman natin kung sino talaga ang lalong lalakas hanggang sa balota. So, yun guys. At syempre, mag-shoutout ako. Ayan, shoutout doon kay Vicente Pio from Liti. Melchor Bautista, yung tumatawag sa aking Madam Kilay. Ayan, number 3 is Freddy Agpoldo. And Edgardo de la Cruz and Melig Ferreira, shout out po sa inyong lahat. Ayan, at ako yung nagpapasalamat sa mga concern nyo, sa pag-alala nyo sa akin dahil nag-iisa ako, nagkalisurbe, left and right vlogs and tanong, kaya medyo pasensya kayo guys, medyo minsan ay magulaw yung camera ko dahil ako nag-iisa lang po ako nagkakalisurbe, ang tapang no. So, yun. Actually, guys, meron ko kikwento. May kikwento ko sa inyo. Yung 2 days ago, nagkalyesurbe ako sa Kapas. Hindi pa ako nag-umpisa magkalyesurbe, guys. Paghakbang ko ng ganyan, oops, naiwan, guys, yung swelas ko. Paghakbang ko uli, natanggal lahat. Kaya ang ginawa ko, nagpaapa ako. Pumunta ako doon sa my tricycle. Nakiusap ako, sir, pakidala na ako doon sa bibili ako ng chinelas. Ayun, paapaa talaga ako. Ayun, bumili ako ng chinelas, tuloy pa rin ang plano. Hindi maaring mabago kasi nakaplano na po yun. So, yun guys, ang susunod na Kalye Sorbet ko is sa Baluarte na kung saan ipinanganak yung bayani ko no. Alam niyo na. So abangan niyo po ang mga next Kalye Sorbet ko. Pero ngayon medyo ipagpaliban ko muna ng ilang araw, hinihintay ko yung malaking pasabog sa ating magiting at napakagandang alkalde ng mayor ng Davao, si Sara Duterte Carpio. Ayan. I really wish talaga BP siya ni BBM. So, yun, shout out sa lahat ng aking followers. Hindi ko man kayo lahat-lahatin, guys. Sa sobrang dami. Ayan, ito lang yung mga nakita ko kanina na una.
So yun, shout out po sa inyong lahat. Sa susunod naman, ayan, sa-shout natin din yung iba. At mag-ingat kayo lagi guys, at maraming salamat. Stay safe, at don't forget to wearing a mask every day. Ayan, mask. Bisaya pa mo. Guys, pasensya kayo kung nabubulol ako. Bulol talaga ako eh. Kaya yun, don't forget to pray para safety tayo lagi sa araw-araw nating pamumuhay. At tandaan, huwag bibitaw hanggang sa baluta. BBM Marcos tayo. O, diba? So, yun mga best. Hanggang dito na lang po yung aking video. Hanggang sa muli, magkita tayo uli. Actually guys, marami kong i-discuss sana. Meron ibig sabihin, marami akong paglilinaw dahil mayroong isang tao na hinahamon ako. Kumbaga, pinagmumukha niya sa akin na talagang hindi malakas daw talaga. Natatalo talaga siya. So, may next video siguro 'yon. So, 'yun, hanggang dito lang po ang aking video, at hintayin natin ang mga magagandang balita sa susunod na mga araw. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone. Bye, 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 bye. Babus. Bye, guys.